Bismillahirrahmanirrahim. Dito na po tayo sa ika-apat na episode nitong ating paksa na pagbibigay kaalaman patungkol sa paksang hijab. Kasama pa rin ito sa pagbanggit ng mga iilang katuwiran ng mga iilang babae na nagsasabi patungkol sa kanilang hindi pa handang pagsusuot ng hijab. Sinasabi pa nila bilang katuwiran na ang babae daw kapag nagsusuot ng hijab ay hindi masyadong makagalaw at medyo naantala ka sa iyong mga kilos. Yun ang kanilang sinasabi. Ngayon, ang kasagutan dito, hindi ba't baliktad? Hindi ba ang higit na hindi makakagalaw at hindi nakakakilos ng maayos ay yung babaeng nakahubad o di kaya hindi nagsusuot ng hijab? Makikita mo na isang babaeng hindi nakasuot ng hijab kung siya'y naglalakad o di kaya siya'y pupunta sa isang lugar, sasakay o sa amang lugar, ay inaayos pa niyang kanyang damit dahil mababa ito o di kaya masikip. Hindi ba yun ang nakakaantala sa ating mga kilos? Yun siguro, samantalang isang babaeng nakasuot ng hijab, wala siyang iniingatan sa kanyang paggalaw dahil natakpan lahat, alhamdulillah. Pero ang babaeng hindi nakasuot, masyadong masikip o di kaya nakikita ang ilang bahagi o di kaya parte sa kanyang katawan, kapag siya sumasakay, kapag siya pumupunta sa isang lugar, ay iniingatan pang kanyang sarili. Dahil nakikita eh. Yun ang bunga ng hindi pagsusuot ng hijab. So, baliktad. Baliktad ang pagsasabi na ang pagsusuot ng hijab ay hindi ka masyadong makagalaw. Bagkos ang hindi makakagalaw ng maayos, hindi makakilos ng maayos, ay ang babaeng hindi nagsusuot ng hijab dahil sa kanyang pag-iingat ay iniingatan ng kanyang sarili. Iniingatan na baka makita ang bahagi o ang mga iilang parte sa kanyang katawan. Lipat naman tayo sa lalaki, kapag nakita ng isang babaeng hindi nakasuot ng tamang hijab, ano ang mangyari sa isang lalaki? Isipin niya to. Papasok sa kanyang isip. Hanggang sa ito'y makakaantala sa kanyang ginagawa. Yun na ang bunga ng hindi pagsusuot ng hijab. Samantala kapag ito'y nakasuot, walang habol ang lalaki. Dahil hindi niya ito nakikita at wala sa kanyang kaisipan. So ang katuwirang nagsasabi na ang pagsusuot ng hijab ay nakakaantala sa ating kilos, ito'y kabaliktaran. Ito'y kabaliktaran. Sinasabi pa nila bilang katuwiran na ang hijab na tunay ay nasa puso. Ang tunay na hijab, pagsusuot ng hijab, ay nasa puso, hindi sa pananamit at hindi sa sinusuot ng isang tao, ng isang babae. Yun ang kanilang sinasabi. So makikita mong hindi sila nagsusuot ng hijab dahil sinasabi nila na ang tunay na hijab ay nasa ating mga puso, hindi sa ating pananamit, hindi sa ating kasuotan. MashaAllah, yun ang kanilang katuwiran. So bilang sagot sa katuwiran na ito, ito'y malinaw na kontra sa nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ang kanyang sinasabi, ala wa inna fil jasadi mudghatun idha saluhat saluhal jasadu kullu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Hindi ba sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ating katawan ay may isang makapal na piraso ng namuong dugo, mubga. Sabi niya kapag ito ay naging maayos, walang problema dito, lahat ng ating katawan ay magiging ayos din. Walang magiging problema. Pero kapag ito'y sira, lahat ng ating katawan, lahat ng ating katawan na nakikita ay sira din. Yaw ng puso. Ngayon, sa babaeng nagsasabi ng ganitong katuwiran na ang hijab ay nasa puso, kung ang talagang sinasabi mo ay totoo, makikita yan sa iyong kilos, makikita sa iyong pananamit, makikita sa iyong kasuotan na talagang ang nasa puso mo ay nasa ginagawa ng ano mo, ginagawa ng iyong katawan. O di kaya pinagbibigyan halaga ng iyong katawan. Pero dahil sa sira nga ang puso mo, hindi ito tumatanggap ng katotohanan, so sira din ang makikita sa iyong mga kilos, sa iyong mga gawain.
Dahil kung totoo ito, tatanggapin mo dahil malinaw sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating puso kapag ito'y naging mabuti, magiging mabuti rin ang ibubunga ng ating mga pangangatawan. Pero kapag ito'y sira, so sira na rin. So hindi nakikita ang puso. Ang nakikita ay ating mga galaw, ang ating mga kilos. So kapag nakita itong sira, ang ating kilos, ang ating gawain, ibig sabihin sira na rin ang ating mga puso. So sa babae nagsusot ng hijab, ibig sabihin ang kanyang puso ay malinis. Yun ang palatandaan eh. Dahil makikita ang bakas, ang resulta ng ating nasa puso, makikita ito sa pamamagitan ng ating mga gawain, sa ating mga kilos. So ito'y malinaw na sinasabi mong ang hijab ay nasa puso. Kung talagang may hijab sa puso mo, makikita sa iyong gawain. Pero dahil hindi nakikita, walang hijab sa puso mo. Ba't mo sinasabing nasa puso mong hindi ito nakikita? Makikita ang bakas ng nasa puso sa ating mga kilos, sa ating mga gawain. Ayon sa hadith na ito. So kabaliktaran. So dahil nga sa wala sa puso mo ang pag-angkim mo na ang hijab ay nasa puso, wala rin sa iyong gawain, wala rin sa iyong kilos. So ito ang ating kasagutan sa ating sa kapatid nagsasabing ang tunay na hijab ay nasa puso. Malinaw sa hadith na nabanggit natin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang katuwiran na sinasabi ng mga ilang mga kababaihan at ito'y narinig ko, sinasabi nila na kahit na hindi ako nagsusuot ng hijab, pero ang ugali ko naman ay maganda. Mas mabuti ng taong ito, ako sabi niya, na hindi nagsusuot ng hijab, kaysa babaeng nagsusuot ng hijab, eh makikita mo ang ugaling ito, o ang ugali niya, ang nagsusuot ng hijab ay napakasama. Yun ang kanyang sinasabi. Ang kanyang sinasabi, kahit na hindi daw nagsusuot ng hijab, pero maganda naman ang ugali. Ang nagsusuot ng hijab ay hindi magandang ugali, kaya mas mainam siya. So bilang kasagutan, hindi kaya bilang tugon sa kasabihan ng ating kapatid na nagsasabing ganito, sa ganitong pagsasabi, pinuri mo ang iyong sarili. Pinuri mo ang iyong sarili at nagsasabi kang, ako ang mas mainam kaysa kanya dahil magandang ugali ko. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsasabi sa Quran, fala tuzakku anfusakum. Huwag ninyong masyadong purihin ang iyong sarili. Huwag ninyong masyadong purihin ang inyong mga sarili. Yun ang sinasabi dito. So unang kalapastangan na ginawa mo, nagpuri ka sa iyong sarili at sumira ka sa kapurihan ng isang kapatid na babae. Pangalawang bagay, hindi mo ba alam na ikaw ang pinakamasamang ugali? Hindi mo ba yun alam? Hindi mo nababatid? Dahil ang mismong nag-utos ng paghijab ay ang tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang nag-utos. Ngayon, ikaw ay hindi sumunod. Hindi ba yun ay isang malinaw na hindi pagtanggap sa kanyang kautusan at yun ay palatandaan ng kasamaan ng ugali na mismo nag-utos sa iyo, hindi mo sinusunod. Pero sa kapatid na babae, o kung masamang ugali, pero andun pa rin ang kabutihan ng kanyang ugali dahil sumunod siya sa utos ng kanyang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala at nabanggit sa banal na Quran at sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang hatol sa iyo. Ikaw ang mas masamang ugali dahil mismo tagapaglikha, hindi mo sinunod. Pero siya na sumunod sa sumuot ng hijab, sumunod pa rin sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kabaliktaran pa rin na ikaw hindi nagsusuot ng hijab na nagsasabing magandang ugali ko, unang-una nagpuri ka sa iyong sarili at yun ay bawal sa Islam, napurihin ng ating mga sarili. Pangalawa, humatol ka na ikaw ang mas maganda ang ugali, pero nakikita naman na hindi kaya sa totoong usapin, ikaw ang pinakamasamang ugali dahil ikaw hindi sumunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapatid na nagsusot ng hijab ay kahit gano'n ang kanyang kasama ng ugali at ito'y konti namang makikita na mga masasamang ugali ng susunod ng hijab, kahit gano'n pa man ay ginawa pa rin, sinunod pa rin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito po natin tatapusin ang ating paksa dito. Konti na lamang ang natitira sa ating mga katuwiran ng mga babaeng hindi nagsusuot ng hijab. At dito ko tatapusin hanggang sa sunod na paksa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.